Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Bob Arum tungkol sa magiging laban ni Naoya Inoue versus Janrel Casimero. Ayon po kay Bob Arum, kapag makakuha si Naoya Inoue ng visa papuntang US, pwede na lumipad sa September. Kapag makapunta si Inoue sa US, may posibilidad na pwede na matuloy ang laban kay Janrel Casimero. Pero hindi pa rin sigurado si Bob Arum mga tol kung matutuloy ang laban. May isang paraan daw para matuloy ang bakbakan. Kailangan papayag ang kampo ni Janrel Casimero na babaan ang bayad katulad kay Naoya Inoue. Parehas na mababawasan muna ang bayad. Mahirap daw ang sitwasyon ng promoter ngayon, hindi makapagbigay ng malaking bayad ayon sa kanilang kontrata. Dahil walang manunood na boxing fans, wala rin magbabayad ng live. Mahirap nga naman mag-promote ng laban mga tol kung walang kikitain ang promoter. Kahit sino naman ayaw malugi pagdating sa business. Kaya maintindihan ng boksingero kung gusto nila magkaroon ng laban sa gitna ng pandemic. Kung hindi daw papayag ang kampo ni Janrel Casimero na mabawasan ang bayad, mapipilitan daw si Bob Arum na ipalaban sa iba si Naoya Inoue. Posibleng makakalaban niya si Jason Moloney. Sinabi din ni Bob Arum na mas maganda pa ang magiging laban, Inoue versus Jason Moloney. Pero naghahamon din si Jason Moloney kay Janrel Casimero. Kaya pwede rin ito ang makalaban mga tol, depende sa magiging sitwasyon. Sinabi naman ni Sean Gibbons, number one priority pa rin si Naoya Inoue. Naghahanda pa rin si Cuadro Alas para kay The Monster. Sinabi din ni Sean Gibbons na kailangan makapunta muna si Naoya Inoue sa US bago magdesisyon kung dapat bang bawasan ang sahod ni Janrel Casimero. Hanggat wala pa si Naoya Inoue sa Amerika, hindi makapagdesisyon ang kampo ni Casimero kung dapat bang bawasan ang kikitain. Halos lahat naman ng promoter ngayon mga tol nagbabawas ng kikitain, pero nasa fighter pa rin ang desisyon kung papayag. Katulad kay Terence Crawford at Ryan Garcia, hindi pumayag na mabawasan ang bayad ayon sa minimum na bayad sa kontrata. Bawat fighter may minimum na bayad sa bawat laban, nakasulat ito sa kanilang kontrata, kaya hindi basta magbabawas ang promoter kung hindi papayag ang fighter. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.